Magandang araw mga bata! Isang panibagong paglalakbay na naman ang kakaharapin ninyo ngayong araw. Ako si Teacher Juliet, ang inyong grong manlalakbay. Ako ang inyong makakasama araw-araw para turuan kayo ng iba't ibang aralin sa Filipino. Maging masipag at maging mabubuting mag-aaral. Handa ka na bang maglakbay sa ating mga aralin? Kung ganoon, halika't simulan na natin! Sabay-sabay tayong matuto dito sa mundo ng Filipino. Ano nga ba ang dapat abangan ng mga mag-aaral natin ngayong araw? Ngayong araw, matututunan natin ang iba't ibang uri ng pangalan. Tuturuan din namin kayo kung paano gamitin ng wasto ang mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at sa ibang tao sa paligid. Tayo munang makinig mga bata sa isang maikling usapan na pinamagatang Matutuwa si Nanay, sinulat at kinuhit ni Salvacion C. Montenegro. Handa na ba? Naku anak, maliit itong nabili mong baterya. Mas maliit ng konti ang kailangan ko. Ganoon po ba Nanay? Pasensya na po, hindi ko napansin. Maaari po kaya itong palitan? Saan mo ito binili? Pwede naman siguro, subukan mo lang. Doon lang po sa mini grocery sa may kanto kay Aling Chole. Paano po pala kung walang pamalit? Bumili ka na lang ng bagay na may katumbas ng halaga nitong nabili mong baterya. Pwedeng asukal o kaya gatas sa lata. Sige po Nanay, aalis na po ako. Oh, bumalik ka Ineng. May nakalimutan ka ba? Magandang araw pong muli Aling Chole. Bumalik po ako dahil mali po ang nabili kong baterya. Hindi po pala itong pinabibili ni Nanay. Anong klaseng baterya ba ang kailangan ng Nanay mo? Yung pong mas maliit ng konti rito, 4 na A po yun. Maaari ko po bang palitan? Magdadagdag na lang po ako ng bayad. Teka Ineng, tinitingnan ko muna ha. Bihira kasi ang gumagamit ng baterya ang hinahanap mo. Saan ba ito gagamitin ng Nanay mo? Sa tablet po niya, may tinatapos po siyang gawain na ipapasa na ngayong linggo. Ay, oo nga pala. Ganyan ding baterya ang ginagamit ng apo ko sa pangsulat sa tablet niya. Baka may natira pa rito. Naku, maswerte ka Ineng at may dalawa pa rito. Pakitingnan kung kailan ito mapapaso. Sa taong 2022 pa po, Aling Choleng. Ah, hala sige, magdadagdag ka lang ng 20. Medyo may kataasan pala ang presyo nito. Eto po, maraming salamat po. Tiyak na matutuwa si Nanay at matatapos na niya ang ginagawa niya. Naunawaan ba ninyo ang usapan, mga bata? Tara, sagutin natin ang mga tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ganito din ba ang inyong mga sagot, mga bata? Nanay, bata, Aling Chole. Ikalawang tanong, paano nakipag-usap ang bata sa napakinggang teksto? Magalang siyang nakipag-usap sa mga nakatatanda sa kanya. Ano-ano mga pangalang nabanggit sa usapan? Alin kaya sa mga ito ang tiyak na ngalan at ditiyak? Mga pangalang nabanggit sa usapan, anak, baterya, nanay, mini grocery, kanto, bagay, Aling Choleng, Ineng, asukal, gatas, lata, tablet. Alin dito ang tiyak na ngalan at ditiyak? Ang tiyak, Aling Choleng. At ang ditiyak, anak, baterya, nanay, mini grocery, kanto, bagay, Ineng, asukal, gatas, lata, at tablet. Anong uri ng pangalan ang tiyak? Ditiyak. Paano nakasulat ang tiyak na pangalan? Ang ditiyak na pangalan. Ang tiyak na ngalan ay mga pangalang pantangi. Nag-uumpisa ito sa malaking titik. At ang mga ditiyak na ngalan ay mga pangalang pambala na at sinusulat ito sa maliliit na titik lamang. Pansinin ang chart. Ang tiyak o pantangi, si Aling Choleng na pawang nagsisimula sa malaking titik.
At ang ditiyak o pambala na ay ang mga sumusunod na salita na pawang nag-uumpisa sa maliliit na titik lamang. Pare-pareho ba tayo ng mga kasagutan, mga bata? Kung gayon, binabati ko kayo sa inyong pakikiisang matuto. Halika at dagdagan pa natin ang inyong mga kaalaman. Tingnan mabuti at suriin ang chart sa ibaba. Ang unang kolum, nanay, aling tsoleng, ineng, nena. Kalawang kolum, baterya, gatas, lata, tablet. Ikatlo, aso, ibon, pusa, kalabaw. Ikaapat, bayan, mini grocery, kanto, tindahan. At ang ikalima, Pasko, araw ng kalayaan, araw ng mga puso, Regada Festival. Ano kaya sa tingin ninyo ang mga salitang nakalimbag sa chart? Ang unang kolum ay tumutukoy sa tao. Ang ikalawa, tumutukoy sa bagay. At ang ikatlo, sa hayop. Ang ikaapat, sa lugar. At ang ikalima ay tungkol sa mga pangyayari. Ano ang tawag ninyo sa mga salitang ito? Tama! Ito'y mga pangalan. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang tiyak na ngalan ay tinatawag na pangalan pantangi. Nagsisimula ito sa malaking titik. Samantala ang pangalan pambala na ay ditiyak kaya't nagsisimula ito sa maliit na titik. Tandaan, mahalagang matukoy ang wastong gamit ng mga tiyak at ditiyak na ngalan ng tao sa pakikipagtalastasan. Halimbawa, si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Ano ang uri ng pangalan ng mga salitang nakasalungguhit? Ang tiyak na ngalan ay si Dr. Jose Rizal at ang ditiyak ang bayani. Ikalawa, maraming sundalo ang nagbuwis ng buhay at isa na ang aking ama na si Lieutenant Mario Castro. Ang tiyak, Lieutenant Mario Castro. Ang ditiyak, ama, sundalo. Ikatlo, humingi ng saklolo ang batang si Jose sa mga kagawad. Ang ditiyak, bata at kagawad. At ang tiyak, si Jose. Mga bata, nadagdagan na naman ang inyong kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng pangalan. Ngayon, lubos pa ninyong maunawaan ang wastong gamit ito sa pagsasalita tungkol sa ating sarili at sa ibang tao sa paligid. Halika at ihanda ang inyong sagutang papel at ballpen at sabay-sabay nating sagutan ang mga pagsasanay. Para sa unang pagsasanay, buuin ang diwa ng pangungusap, punan ng wastong ngalan ng tao, hanapin ang sagot sa loob ng kahon. Paalaala lamang, maaaring ihinto ng panandalian ang video upang masagutan ng tama at tapat ang bawat pagsasanay. Kung nasagutan na ninyo ito, maaari nang dumako sa susi sa pagwawasto. Ganito din ba ang inyong mga sagot, mga bata? Kung gayon, binabati ko kayo. Para sa ikalawang pagsasanay, punan ng wastong pangalan. Muli, maaari ulit ihinto ng panandalian ang video. Ganito din ba ang inyong mga sagot, mga bata? Magaling! Binabati ko kayong lahat. Para sa ikatlong pagsasanay, basahin ang comics. Isulat sa papel ang angkop na pangalan sa bawat patlang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ganito din ba ang inyong mga sagot, mga bata? Isang masigapong palakpakan, mga bata, na itawid naman ninyo ang ating mga pagsasanay. Ngayon naman, may isa pa kong hamon sa inyo, mga bata. Suriin natin ang ating sarili tungkol sa ating mga natutunan ngayong araw. Sa bahaging isa-isip, alaming mabuti ang mga angkop na salita sa bawat patlang.
Ang patlang ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ang tiyak na ngalan ay tinatawag na patlang. Nagsisimula ito sa malaking titik. Samantala, ang patlang ay ditiyak, kaya't nagsisimula ito sa maliit na titik. Kung nasagutan ninyo ng tama ang bawat patlang, binabati ko kayong lahat. Pagnilayan ang mga katanungan ito. Ano ang iyong realisasyon sa naging talakayan natin? Maari mo bang sagutan ito? Napag-alaman ko na patlang. Isulat ang inyong sagot sa papel. At sa huling pagsasanay, basahin ang talata tungkol sa mahuhusay na manlalarong Pilipino. Isulat kung pantangi o pambala na ang uri ng pangalan na may salungguhit sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ganito rin ba ang inyong mga sagot, mga bata? Kung gayon, binabati ko kayong lahat. At para sa huling gawain, sagutan ang mga gawain sa inyong activity sheets. At dito nagtatapos ang ating unang aralin. Isang masayang araw na naman ng pagkatuto ang ating pinagsamahan. Ako po si Teacher Juliet. Magsama-sama ulit tayo bukas dito lang sa Mundo ng Filipino. Paalam!